Kidlat News Updates. Opo si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inaasahang lalakas pa ang Tropical Depression Chedeng sa susunod na dalawang araw. Inihayag ng PAGASA na maaaring sa Huwebes ay umabot sa typhoon category ang sama ng panahon habang patuloy na kumikilos sa karagatan patungo ng silangang bahagi ng Northern Luzon. Huling namataan at hindi halos kumikilos ang Tropical Depression Chedeng, 1,170 kilometers, silangang bahagi ng Central Luzon, taglay ang lakas ng hangin na nasa 45 kilometers per hour at pagbugsong nasa 55 kilometers per hour. Inaasahan naman ang mga pag-ulan dahil palalakasin nito ang southwest monsoon o habagat. Isa pang low pressure area ang kumikilos sa Eastern Visayas, bagamat posibleng lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na dalawang araw. Maximum tolerance ang paiirali ng Philippine National Police o PNP sa grupong maglulunsad ng kilos protesta kasabay ng ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 24. Sinabi ito ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa press conference kaugnay ng paghahanda ng pambansang pulisya sa ikalawang sona ng Pangulo. Dagdag ni General Acorda, nalilimitahan lamang ang mga lugar kung saan papayagan na magdaos ng pagkilos ang iba't ibang mga grupo. Tiniyak naman ng PNP Chief na hindi magiging overkill ang deployment ng pulis, bagamat titiyakin nila na walang makalulusot na anumang grupo para maglunsad ng gulo sa araw ng sona. Naglabas ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng tatlong notices to airmen kaugnay ng pagiging aktibo ng tatlong bulkan sa bansa. Sinabi ni CAAP spokesman Eric Apolonio, mahigpit ang babala nila sa paglipad ng eroplano malapit sa tatlong bulkan. Tinukoy ni Apolonio ang pagtaas sa Alert Level 2 ng Bulkang Mayon sa Albay, habang nasa Alert Level 1 naman ang Bulkang Taal sa Batangas at ang Canlaon sa Negros. Maghaharap ang kinatawan ng Ukraine at Russia sa pagdinig ng International Court of Justice sa The Hague, Netherlands. Ilalahad ng dalawang bansa ang kanilang argumento sa reklamong isinampa ng Ukraine laban sa Russia noon pang 2017 at nadagdagan ng maglunsad ng military operations sa Moscow noong 2022. Sa reklamo ng Ukraine, inakusahan ito ng genocide ang Moscow. Bibigyan naman ng pagkakataon ang Russia na magsalita sa Huwebes para ilahad ang kanilang panig. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.